Hello guys, good morning. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa ang sa iyo ay akin. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start. Ang pamagat ng ating ang sa iyo ay akin ay ang pagbabalik. Pagbabalik ni Marisa. So dito guys, ay sabi ni Marisa ay aksidente daw silang nagkikita ni ano dito ni Liz. Dahil meron daw siyang hinahabol at nakita daw niya itong si Elise. Kaya nag-usap sila dito at sinabi ni Elise na hindi daw niya alam na hindi pala ito, naabswelto itong si Marisa. Dahil ngayon lang sinabi ng kanyang ama na hindi pala ito nakalabas ng tuluyan itong si Marisa dahil nga powerful yung kalaban nila. So humingi siya ng pasensya dito dahil sa kanya ay nakulong siya ng 4 years. Hindi daw yun madali para sa kanya. Tapos doon din daw sa abroad ay hindi din siya umuwi dahil nga hindi pa siya makamove on sa mga pangyayari nung napatay niya itong si Victor. Pero itong si ano, si Marisa ay mayaman na siya dito. Posturado na siya, naka-makeup na, maganda na yung kanyang mga suot. At marami siyang mga jewelry na sinusuot dito. Sabi niya ay malaking tulong naman yung ibinigay sa kanyang ama ni Elise na pera na 10 million pesos at meron na daw siyang negosyo. So okay naman daw yung kapalit ng kanyang pagkakakulong dito. Hindi niya sinabi dito na naghirap siya doon sa kulungan. Pero itong si Elise ay guilty pa rin siya sa mga pangyayari. Kaya hingi talaga siya ng pasensya kay Elise dahil hindi naman talaga niya alam yung totoong nangyayari, ngayon lang niya nalaman. And then maya-maya dumating itong si Gabriel at ipinakilala si Gabriel kay Marisa. At ayun nga, nag-shake hands sila. At parang itong si Gabriel ay parang malagkit ang tingin kay Marisa. So ganun din si Marisa sa kanya. Itong si Marisa ay parang may plano. So, nung nakaalis na si Marisa, ay nandun lang siya sa kanyang kotse. At tumitingin sa kanila ni Gabriel at ni Elise. Kasi, balak niyang maghigante kay Elise dahil nga, naghirap nga siya sa loob ng kulungan. At itong si Elise daw ay hindi pala siya totoong mahal dahil hindi nga siya umuwi ng Pilipinas. Para lang tingnan siya. Pero kung ating isipin ay hindi naman talaga alam ni Elise na hindi siya nakalabas. Dahil sa sinabi ng kanyang ama na okay na daw itong si Marisa. Pero yun ang sadya ni Marisa ngayon na maghiganti siya. So, siguro yung title na ang sa iyo ay akin ay kukunin siguro niya lahat ng nasa kay Elise dito. And then napakita na itong si Elise sa kanyang ina dahil nga hindi siya nagpakita kung hindi daw siya magiging okay. Dahil nung nasa kulungan daw siya, hindi siya nagpakita sa kanyang ina tuwing bibisita itong kanyang ina dahil nga hindi daw siya okay sa kulungan. At ngayon, bumalik na siya dahil okay na daw siya. At meron na siyang negosyo, sinabi niya sa kanyang ina. At kukunin na daw, pwede na daw niyang kukunin itong kanyang ina doon sa kanila ni Elise. At yun nga, sinabi na nga ni Elise dito na kukunin na niya. Sinabi na nga ni Marisa dito na kukunin na nga niya yung kanyang ina kina Elise. So yun lang guys ang ating update sa ang sa iyo ay akin for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. That's all guys. Thank you.